ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento. Mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. I could stay like this forever following you. Just don't get too far and I'll be right where you are. Isang mapagpalang Webes po mga katropa. Kayo pa rin ay patuloy na nakatutok sa ating himpilang 1134 kHz DWDD Katropa Radio. At syempre, live na live niyo pa rin po kaming napapanood sa ating Facebook page na Katropa DWDD-CRS Virtual RTV. Ang oras po natin, ganap na pong 12:10 ng tanghali at syempre, mga katropa, samahan niyo po ako sa isang oras na naman na ating kwentuhan at tugtugan. Ako po ang inyong katropang si Lovely Guillermo, dito lamang yan sa palatuntunang usapan at kantahan. Too far, and I'll be right where you are. Nga po mga katropa, kung inyo pong mapapansin ay hindi ko nga po kasama si katropang Muffet, hindi ko po alam kung bakit, pero syempre dahil Webes ay tuloy-tuloy pa rin po tayo, lalo na hashtag Hugot Day po ngayong araw na ito. At ayan po, at antabayan na natin yung mga mensahe ng ating mga katropa na makikiisa nga sa ating hashtag Hugot for Today. Kung kayo po ay live nanonood sa ating Facebook page, ay maaari po kayong mag-comment dyan. Hashtag, use yung hashtag Hugot, and maaari po o malaya po kayo na ipahayag kung ano man yung inyong saloobin or yung nais nyo pong sabihin dyan po sa ating comment section sa live o Facebook live po natin sa araw na ito. Let's stay here. Let's stay here. At syempre dahil buwan nga ng Agosto mga katropa, tayo nga po ay nagdiriwang pa rin ng buwan ng wika. Meron po ako ditong inihandang awitin. Ito naman ay hindi po siya nakatagalog na language. I think ito po ay Bisaya. Ito po ay bilang pakikiisa naman sa ating nga pong buwan ng wika mga katropa, dahil meron akong nabasa noon yung pagkakaiba ng wika. I mean, pagkakaiba ng language sa dialekto. Yun nga po yung tinatalakay ngayon, lalo na sa Komisyon ng Wikang Pilipino. Yun yung gusto nilang malaman pa ng mga kababayan natin, yung kaibahan nga. At marami pang iba mga katropa. No, kung papalarin nga ay maaari tayong makapag-interview kaugnay po
dyan sa bagay na yan, lalo na hindi pa naman tapos ang buwan ng Agosto. Kaya naman mga katropa, ito mukha pong meron po tayong kakapanayamin sa tanghali po na ito. Bigyang daan muna po natin mga katropa ang ulat ni Katropang Ali Arias kaugnay po sa militar at PNP ay naka-alerto. Todo ang alerto mga katropa na isinasagawa kasunod ng isinasagawang peace conference sa Camarines Norte po yan. Katropang Ali, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali Katropang Lovely. Naka-alerto ang buong pwersa ng militar at PNP dito sa Camarines Norte upang masigurong payapa ang isasagawang peace conference sa headquarters ng 902nd Brigade ngayong araw. Tatalakayin rito ang tungkol sa localized peace talks na isinusulong ng Duterte administration para sa mga kasapi ng mga teroristang grupong NPA na nais ng magbalik loob sa pamahalaan. Dadalo rito ang local chief executive ng tatlong probinsya ng Bicol na nasa AOR ng 902nd Brigade, kabilang ang Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Pangungunahan nito ng Philippine Army kung saan inaasahang darating si Lieutenant General Danilo Pamonag, Commander ng Southern Luzon Command, at Major General Jesus Mananquil Jr., 9ID Commander Bicol. Kasunod nito, isasagawa ang paglagda pledge of commitment ng bawat panig tungo sa inaasam na kapayapaan. Para sa Katropa DWDD, ako po si Ali Arias, nag-uulat. Maraming salamat Katropang Ali Arias. Ayan nga po mga katropa, live po yan mula sa Camarines Norte. At syempre dahil Webes na mga katropa, ako isang tulog na lawang ay Biyernes na, bagamat patapos na po ang linggo po na ito, ay syempre hindi po tayo magtatapos sa ating mga usapan dahil marami-rami po tayong pag-uusapan sa tanghaling ito mga katropa. Pero bago yan, ay balikan ko nga yung sinasabi ko po kanina na awitin bilang pakikiisa sa buwan ng wika, ay nais ko pong mag-play naman ng isang Bisaya na kanta. Ang pamagat po na ito ay Kung Siyaman by TJ Monterde. Pakinggan po natin mga katropa. Kung kinsa sa among duha ang pilipon mong makauban ug ipailaylas kini kanan kihatag ko na ang tanan ug ihatag ko pa ang tanan apan kung siya man ang mapilian wa ko'y mahimo anak pero sakit lang gyud ka ayo kung siya man ang maswertehan mo palayo na ko ninyo ug ihilak na lang sa tako pero ug iyak ang gaan ug iyang binuangan pag mahita ko Shay palika Kung pananglitang sa iya Gyud maski kanahan ka Magulap lang ko diring dapita Pasinti ay ug mubalik ka Gihatag ko na ang tanan Ug ihatag ko pa ang Kung
Ako'y mahimo ana pero ang pingin siya palihog ko sa'y muman siya magkanahan mo palayo na ko ninyo ug hata kanta mong respeto hangyo lang ay siya pasakiti ug ayaw git siya biya iog imong sayangan buhatan ko ang tanan wala na kay balikan ayan nga po mga katropa inyo pong napakinggan ang isang awitin na nasa Bisayan language. Oras po natin 12:20 na ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa sa tanghali pong ito. Dahil nga po hashtag hugot day ngayon mga katropa ang ating pong pag-uusapan, ito yung anim na pamamaraan how to let go of someone you never thought you'd say goodbye to. Uusapan natin kung paano nga ba makaka-move on dun sa tao na akala mong siya na. Dun sa tao na ibinigay mo lahat dahil akala mo siya na pero hindi pa rin pala talaga. Ito yan mga katropa, samahan niyo po ako. Tatalakayin natin yan at syempre kung meron po kayong komento ay maaari po kayong mag-comment sa ating comment section dyan po sa ating Facebook Live, sa ating Facebook page na Katropa di www.crs Virtual Arts AV. At sa mga nakikinig po sa ating himpilang 1134 kHz ay maari po kayong mag-message din sa ating hotline. Open na open po yan mga katropa. Ito may pabate mula kay Seya Olager. Happy birthday po kay Reginald Joseph T. Maranan. Happy birthday rin daw kay katropang Eunice Manzano. Happy, happy birthday po sa inyo maging sa lahat ng nagdiriwang ng kanila pong kaarawan sa araw na ito. Kasama rin po natin sa ating Facebook Live si Fekidores Rodulfo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Wala rin kay Francis Castromayor. Happy birthday to Major Alvin Rayo ng GHQ Training School. Happy, happy birthday po, sir. Bago po natin ituloy yung ating usapan kaugnay dito sa anim na pamamaraan kung paano nga ba mag-let go doon sa someone na hindi mo inakala na magsisay goodbye ka. Naabangan po natin ang ulat mula kay Katropang Koy Laura. Magandang tanghali muna sa mga katropa natin dyan sa Rosmarinas, Cavite, particular po sa Palomar family. Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat. Pati sa tita ko dyan sa Kingston, Ontario, Canada. Hello po. Mga katropa, bigyang daan muna po natin itong ulat ni Katropang Koy Laura kaugnay sa mga barangay sekretary
Ayan, barangay secretary na dating kagawad ay patay po at maging ang kanyang ka-live-in partner na sugatan sa Maynila. Katropang Koy, go ahead with your report. Yes, at ang magandang tanghali sa iyo, Katropang Lovely. At narito ang buong detalye ng balitang yan. Patay ang isang dating barangay kagawad at kasalukuyang barangay secretary ng barangay 314 ng T. Alonso Corner, Lope de Vega Street, Santa Cruz, Maynila, habang nasugatan naman ang kanyang kalibin itong Miyerkules ng hapon. At nakilala ang mga biktima na sina Julio Turla, 54 anyos, at Agapita Mendez, 42 anyos, mga residente nga nang nasa ating lugar ng barangay 314, Zone 31, District 3 ng Maynila. At base nga sa report ng Santa Cruz Central Market Police Station 3, kasalukuyang nakaupo sa tapat ng barangay hall ang biktima ng lapitan ng nag-iisang gunman at pinaputukan ng dalang baril at nagtamo ng tama ng bala sa kanyang kaliwang mata at kaliwang dibdib ang biktima bago bumagsak sa simento at naging tanhi ng agarang pagkamatay nito. Habang tinamaan naman yung kanyang kalitin partner sa kaliwang hita na agad namang dinala sa Jose Reyes Memorial Hospital. At mabilis namang tumakas yung salarin at sakay ng isang hindi naplakahan na motorsiklo patungo sa direksyon ng Recto Avenue. At sa ginawang pag-iimbestiga ng ating kapulisan dito sa Maynila, nalaman ng pulisya na mula kaya barangay kagawad Hilda Turla na nakababatang kapatid nitong napatay na biktima na dating barangay kagawad at nagsisilbi na barangay secretary na kasalukuyang ito ay driver din ng barangay chairwoman na si Aileen Gidotong at pinalaan na umano ito ng kanyang nakababatang kapatid na huwag sumama sa kanilang chairwoman. Subalit lagi nitong tugon na wala naman umano siyang ginagawang masama at malinis yung kanyang konsensya hanggang sa mapatay nga ito kahapon ng hindi kilalang salarin. At inaalapan ng pulisya kung ano nga ang kaugnayan ng pagkakapat lang dito sa nasabing biktima at kung ano ang naging koneksyon nito sa kung ano ang merong problema tungkol doon sa sinasabing barangay chairwoman at kung ano talaga ang motibo nitong pumaklang dito nga sa dating barangay kagawad at nagsisilbing ang barangay secretary. At nagsasaguhan na rin ang follow-up operation ang ating kapulisan dito sa lungsod pa rin ng Maynila para matuhoy itong posibleng pagkatao nung pumaklang nga dito sa dating barangay kagawad. At yan lang muna ang ating huling balita, Katropang Lovely. Ito pa rin si Katropang Koy Laura para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Maraming salamat, Katropang Koy Laura. Para sa iba pang mga mainit na balita, mga katropa, ay maaari po kayong mag-bisitahin rin ang aming Facebook. Nariyan po ang ating mga balita, hindi lamang sa Armed Forces of the Philippines, kundi pati na rin sa iba pang mga defense-related news. Akin nga pong binabanggit kanina itong mga paraan kung paano nga ba tuluyan ng makakapag-let go doon sa tao na inakala mong siya na. How to let go of someone you never thought you'd say goodbye to. Una po sa ating listahan, mga katropa, take all the time you need. Hindi po ako magpapatugtog ng madramang awitin ngayon dahil ito po ay nais ko para doon sa mga makaka-relate na hindi nila damdamin ng masyado dahil ito nga, ito ay parte na ng pag-move on bilang nasa isang relasyon na akala mo ay yun na talaga pero hindi pa pala. Kaya dapat happy lang tayo, no? Dahil naniniwala po kasi ako, mga katropa, na all things work together for good at lahat ng bagay na nangyayari ay may purpose po yan. Sabi nga po dito, time heals many wounds, most wounds even, pero hindi lahat ng sugat ay nahihilom ng panahon. Kaya naman, you have to take all the time na kailangan mo, huwag magmamadali. Sa
Sabi rin po dito, some wounds stand the test of time better than any of the remaining wonders of the world. Yung ibang wounds rin daw are so deep that the only way time can remove them is by removing you along with them. Pero sabi nga nila, akala natin na sapat na talaga yung oras, di ba? Sapat na hayaan mo na yung panahon na yun mismo yung tumulong sa'yo na maghilom dun sa sakit na nararamdaman mo. Pero, hindi naman po kasi yun applicable, mga katropa, sa lahat. Dahil depende pa nga rin talaga kung paano mo i-deal o kung paano mo yun na i-take sa sarili mo. Kaya naman ang payo po natin dyan, take all the time you need. Sabi ko nga kanina, huwag masyadong magmamadali dahil yun nga, ang pag-move on or pag-let go ay meron kasi talagang, para sa akin, dadaan talaga sa isang proseso para doon po sa mga nakaka-relate ng mga katropa natin. Nagtatrabaho ka man, nag-aaral o maaaring first time mo na makaranas ng heartbreak o heartache na tinatawag. Ikalawa sa ating listahan, sabi po dito, meet someone new. Try to explore, pero hindi naman yung fact na, hindi naman yung punto na talaga namang go ka lang ng go. Syempre, dapat kalma lang din. Meet someone new, bagong kaibigan, bagong kakilala, maaring bagong environment o di kaya naman na bagong grupo. Pero sabi nga nila, huwag ka raw ma-in love ng todo-todo dun sa bago mo lang nakakikilala dahil medyo delikado raw yun kasi kumbaga sabi nila, sobrang easy lang para sa'yo na ma-fall doon sa unang tao na magbibigay nga ng advice doon sa panahon na yung kasagsagan na sobrang heartbroken ka or sobrang nandun ka sa punto na parang ayaw mo na. Kaya sabi dito mga katropa, just fall in love with someone na talagang kilala mo na. Sabi rin dito, don't try to fall in love with an entire person. Fall in love with bits and pieces, paunti-unti. Allow your mind to wander and your imagination to draw conclusions that almost certainly don't exist. Siyempre, once na nakita mo na or nakakalap ka na, parang balita lang, nakakalap ka na ng mga sapat na impormasyon, kaugnay or patungkol dun sa tao na gusto mong mas makilala pa, dun na papasok yung sinasabi nga natin na makikipag-date na. Pero sabi ko nga kanina mga katropa, depende talaga yan sa sitwasyon. Merong iba't ibang sitwasyon at yung iba't ibang tao rin dahil iba't iba nga tayo ng personality. Ay meron siya ng iba't ibang pamamaraan kung paano nga ihahandle itong ganitong sitwasyon if ever man na maranasan nila yan. Una sa ating listahan, take all the time you need. Ikalawa mga katropa, meet someone new. Ayan, dalawa pa lamang yan, pero para sa akin, medyo mabigat na. Para sa mga, syempre, akala mo nga siya na. Kaya naman kapag ilalet go or mag-move on ka, ay alam ko mga katropa na medyo mabigat yan para sa'yo. Pero, itong dalawa na to, once na nagawa mo or naumpisahan mo to, magiging madali na lamang sa'yo yung mga susunod pang punto na ating pag-uusapan. Pero bago yan ang oras po natin, 12:31 na ng tanghali. Eto, patugtugin muna natin ang isang awitin ni Moira na pinamagatang Malaya. At after nyan mga katropa, ay magpapakilala po tayo ng ating himpilan. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pagod kakahintay. Kaya sana titirang segundong kaya ka maari bang magkunwari
akin ka pa. Mga ngarap hanggang sa pagbalik. Mga ngarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kita muli. Pagsikan ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa sakali maibalik. Malaya ka na. Malaya. Susuko na sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwa, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mga ngarap hanggang sa pagbalik. Mga ngarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kita muli. Pagsikan ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa babalik po mga katropa ang programang Usapan at Kantahan makalipas lamang ang ilang paalala. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa pagkising sa umaga, hindi ko ay masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa Katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sabay.
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kilohertz, the DWDD Katropa Radio. Unti-unti na rin ako bibitaw. Siyempre, live niyo pa rin po kaming napapanood sa ating Facebook page na Katropa.
Ayan nga mga katropa, nako, for sure, merong at meron na nakarelate po sa ating awitin na yan, okay lang ako. Sabi nga dito, meron akong quote na nabasa kanina. Sabi nga nila, ang akala ng iba, yung pag-hold on o yung holding on, yun daw yung nagiging, kumbaga mas malakas ka kapag mas matindi yung kapit mo. Some of us think holding on makes us strong. Pero ang iba ay naniniwala pa rin na sometimes it is letting go na yun yung magpapakita na malakas tayo at sapat na yung lakas natin. Parang ang kumawala sa isang relasyon na akala mo lang talaga para sa'yo. Pero hindi naman pala talaga. Kaya nga itong ating hashtag Hugot Day mga katropa ay pinag-uusapan po natin kung ano-ano nga ba yung mga pamamaraan kung paano mag-move on or ila-let go yung someone na inakala mong siya na pero hindi pa naman talaga. I could stay like this forever following you. Mga katropa, makakasama po natin ang isa nating katropa sa kabilang linya na natawagan ko na po kanina at handa na mag-share ng kanya namang hugot day for today at malalaman natin kung ano naman yung bakit nga ba mahirap or masakit, bakit hindi ganun kadali ito ngang pag-move on. Ito po ay para sa mga makaka-relate sa atin pong usapan sa tanghaling ito. Maya-maya po yan mga katropa. I just want us to always be, to always be. Magandang hapon muna po sa lahat ng nakatutok dyan sa Tandang Sora, Quezon City. Magandang hapon po sa inyo. Ang oras natin, 12:45 na kung ilang minuto na lamang mga katropa ay sasapit na po ang alauna ng hapon. Atin nga pong napag-usapan kanina ito, yung una sa ating pong listahan, take all the time you need. At syempre, sabi ko nga, nasa sayo ang lahat ng oras. Gamitin mo yan dahil nasa sayo rin naman kung paano mo i-manage o kung paano mo i-mindset sa sarili mo yung pagla-let go. At pangalawa, meet someone new. Dapat ay meron kang makilalang mga bagong tao na dun mo, kumbaga, bagong kaibigan, bagong friends, bagong environment, bago lahat. Dahil ang iba nga nahihirapan dahil sabi nila, paulit-ulit na lang naiisip kasi yun at yung mga lugar na pinupuntahan, yung mga kaibigan, yun at yun pa rin. Kaya paano makaka-move on, no, kung hindi mo aalisin sa sarili mo or sa sarili mo mismo, sa buhay mo, yung tao nga na yun. Eto pa, kaugnay niyan, syempre, cut contact. Ba't wala ng contact, mga katropa? Iba, binura nga yung number, ang problema, memorize naman, kabisado naman, edi wala din. Sabi rin dito, pinakamabisang paraan para maisakatupalan mo na yung pag-let go mo doon sa taong akala mong siya na. Sabi dito, stop na fantasizing, kumbaga huwag ka nang mag-imagine ng kung ano-ano pa dahil hindi nga siya para sa'yo. At dyan po papasok yung susunod natin na punto, accept. Accept mo yung fact na maring hindi nga talaga siya. At kasunod doon, dapat i-practice din yung pagpapatawad. Maaaring ikaw yung nasaktan or vice versa, ikaw yung nakapanganakit. Pero ano pa man yan, ano pa man ang dahilan nung hindi nga pagtuloy nitong relasyon na akala mong yun na. Dapat pa rin mga katropa ay open tayo sa pagpapatawad. Dahil for sure, both party naman dyan o yung dalawang panig ay nagkaroon ng lapses. Kaya nga hindi po naging maganda, maaari, yung inyo pong relasyon. Pero ano ba man ang dahilan, mga katropa, naniniwala pa rin ako talaga na lahat po ng bagay ay may dahilan. Meron pong explanation sa lahat ng nangyayari po sa atin. I
mga katropa, nasa kabilang linya na po ang ating katropang makakasama sa atin pong kwentuhan, kaugnay pa rin. Paano nga ba talaga mag-move on? Pero magandang hapon sa'yo. Pangalan muna po at taga saan? Hello? Hello? Hi, magandang hapon. Pangalan at taga saan? Abby po from Santa Mesa, Manila. Abby from Santa Mesa, Manila. Kumusta naman yes. ang panahon dyan? Mataas ba ang araw or makulimlim ba or maulan-ulan? Actually, maaraw talaga. Maaraw na dito. Mm-hmm, good. Ayan, Abby, kasi meron kami ditong pinag-uusapan na 6 ways or ways to let go of someone you never thought you'd say goodbye to. Pero, inilahad ko kanina yun nga yung mga pamamaraan kung paano nga ba i-let go tong someone na to. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit nga ba talaga kasi mahirap yung pag-move on o yung pag-let go? Para sa akin, may dalawang bagay kung bakit tayo nahihirapan sa pag-move on. Una, forgiveness. Mm-hmm. Mahirap mag-move on kasi hindi pa tayo nakakalimot, hindi pa tayo nagpapatawad ng tao, kaya mahirap tayong mag-go on. And yung pangalawa ko ay acceptance. Hindi mo pa natatanggap yung sitwasyon, hindi mo pa natatanggap na kailangan mo nang i-let go ang isang bagay. Ayan, napakaganda naman ng punto na yan. Ito ba ay based on your experience o ano ba? Hindi naman. Based on my experience. Mm. Nahagip ng konti. Pero, actually, umaabot yun ng ilang buwan eh. Yung pag-move on mo. Hindi siya on the spot. Hindi siya just a blink of an eye. Based on your experience din ito, Abby? Yes. Talaga naman. Kumusta naman ang iyong love life ngayon or yung puso? Ganito rin ba ang nararamdaman or happy lang? I can say na naka-move on na ako. Paanong paraan? Pwede mo bang i-share sa ating mga tagapakinig, tagapanood kung ano yung ginawa mo ha, personally? Siyempre, ikaw ba ay nag-aaral o nagtatrabaho na? Nag-aaral pa po. Nag-aaral. Ilang taon ka na, Abby? 19. Bilang 19 years old, paano mo nagawa itong pag-move on na ito? Una, nahirapan ako kasi nga hindi ko pa napapatawad yung taong gumawa sa akin ng ganon. Mm-hmm. Hindi ko pa kayang tanggapin yung ginawa niya sa akin. Mm-hmm. Pero as time goes by, talaga nahirapan ako umabot nga ng ilang taon yung pag-move on ko eh. Talaga? Pero I can say na ngayon, at this moment, na nakamove on ako and handa na akong harapin sa ulit ng walang awkwardness at normal na ano lang, conversation, casual lang ganon. Ayan, at dahil dyan, papalakpakan kita. Congratulations sa iyo, Abby, na sa wakas, nagawa mo. Nagaano katagal ito? Umabot siya na isang taon. Grabe, ang tagal nga. Pero yung iba, 3 months, di ba? Ganun ako, sobra na sakutan. Yung iba naman, mabilis na mabilis lang, pero sa'yo, umabot ng isang taon. Pero okay ka na ngayon, yun yung mahalaga, di ba? Oo, yun ang mahalaga. Ayan, maraming salamat, Abby. Baka meron kang gustong batiin. Go ahead. Binabati ko nga po pala yung mga classmates and friends ko dyan sa PUP Manila and yung mga friends ko dyan na nasa internship sa DWDD. Hello, hello sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat, Abby. Ayan, hanggang sa muli. Salamat sa pagsagot ng aming tawag at pakikisip. Kasama sa kabilang linya kanina si katropang Abby na nagbahagi po ng kanyang karanasan kung bakit nga ba talaga mahirap mag-move on.
ating Facebook Live si Katropang Denmar Brian Rain Sanchez. Mga katropa, nakasama po natin sa ating Facebook Live at sa ating himpilang 1134 kHz DWDD Katropa Radio. Ay magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagsama po sa amin sa programang Usapan at Kantahan. Now ay meron po kayong napulot na kahit kaunting lesson or di kaya naman ay takeaway dito po sa ating pinag-usapan kung paano nga ba talaga makakapag-let go doon sa tao na inakala mong siya na pero hindi pa naman talaga. Actually, sa tunay na buhay, ikaw at ikaw lamang kakampiang yung sarili ang makakatulong po sa iyo, mga katropa. If ever na merong nga nakikinig sa atin na nakakaranas nga po ng ganitong sitwasyon, hindi talaga siya madali sa una. Walang proseso na madali sa una. Mahirap at mahirap po talaga yan. Mahihirapan ka. Pero syempre, sa paglipas ng panahon, kasabay mo nga, yung panahon ay hihilom at hihilom yung sugat na yan, mga katropa, na iyo pong nararamdaman. Ngayon pa man, sabi ko rin kanina, ay ikaw lang ang makakatulong sa iyong sarili pagdating po dyan. Pero syempre nandyan yung ating mga kaibigan, yung ating mga barkada, tropa na handang umalalay, maging yung ating mga magulang ay malaya po nating makikwentuhan. Dapat kung merong unang makakaalam ay sila rin talaga. Okay lang ko. At syempre, yung mga magulang naman po ay dapat support tayo sa ating sa inyo pong support kayo sa inyong mga anak lalo at pakikinggan dahil yung pakikinig ay napakamahalagang bagay po yan lalo na sa mga nakakaranas nga. Ka na ulit na umibig na ko, wag na wag matatakot dahil natural na masasaktan at masasaktan pa rin, mga katropa. Wag magatubili na i-welcome yung panibagong pag-ibig na dadating para sa'yo. Hanggang sa muli, mga katropa, antabayanan po ang News Express Top of the Hour News. Ako po ang inyong katropa, si Lovely Guillermo, dito lamang sa palatuntunang Usapan at Kantahan. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD, 1134 kHz. Ngayon na! Magandang hapon. Uumpisahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa September 1 ang kanilang anti-colorum drive laban sa mga Transport Network Vehicle Service o TNBS na nag-ooperate ng walang otorisasyon mula sa ahensya. Sa anunsyo ng LTFRB, may hanggang August 31 na lang ang TNBS owners at operators ng kabilang sa master list na makukuha ng kanilang provisional authority. Binigyan na ng sapat na panahon ang mga ito ng LTFRB para asikasuhin ang mga rekisito at dokumento na dapat makumpleto bago matapos ang buwan. Tatanggap ng LTFRB ng online registration ng TNBS applications para sa bagong Certificate of Public Convenience o CPC simula sa August 24.
Paglilinaw pa ng LTFRB, wala silang tatanggapin na aplikasyon para sa prangkesa hanggat hindi nakukumpleto ang pagpaparehistro online ng TBNS units. Sa ngayon, yan muna ang balitang tampok sa oras na ito. Ako ang inyong katropang Denmark, nagbabalita para sa DWDD, Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD, 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.